Guys, ito si Iris Rose. Napansin nyo ba yung kulay nila? Di ba ang ganda? Ayan. Gusto nyo bang ma-achieve ang kulay na yan? Tara, mag-usap. Hi, this is Rose from my home and garden. At kung may fashion kayo na kagaya ko sa pagtatanim, tara, magtanim tayo. Dito tayo laging nakikita-kita. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Paano nyo ma-achieve itong kulay na to. Di ba? Ang ganda niya. Ang tawag namin dito sa Australia is Mardi Gras. Pero nung tinignan ko yung ID niya, guys, na-amaze ako sa pangalan niya. Siya pala si Iris Rose. O di ba? Ang ganda niya. Ito guys, yung mother plant na Iris Rose ko. Diba, napakaganda ng kulay niya nung na-experiment ko siyang paarawan. Dito ko pinutol yung kanilang tatlong anak ngayon na malaki na. Pinakita ko sa inyo kanina. Ayan siya. At itong mother plant na to, ayaw ko na siyang kuhanan para i-propagate. Hayaan ko na siyang tumaas kasi eventually gagawan ko siya ng creation. Shinare ko lang sa inyo guys kung saan ang galing. Ito naman guys, kung mapapansin nyo, iba yung kulay niya. Kasi doon ko siya inilagay sa shed. Talagang nag-experiment ako sa kanila guys kung paano ang changes nila. Remember guys, kung gusto nyo ma-achieve yung ganitong kulay, depende po sa sunlight, sila naaarawan sila from 7 o'clock in the morning up to 12 o'clock in the afternoon, high noon actually. And then kung diligan ko sila, nung winter hindi ko sila talaga nadiligan totally for 3 months, siguro yung moist lang ng ano, ng hamog. Eto naman, ganyan, nasa shade siya at nadidiligan ko siya, konti. Ito talaga, kagaya din ito, ng succulent na ito, na si pinwheel, wala rin pong pagkakaiba guys, depende rin sa sunlight. Ito, nung una, nandun lang siya sa may shed, kaya ang kulay niya ay green lang. Pero ngayon, nakadirect sunlight din siya dito sa garden ko. Doon sa slot na yun, nakita nyo, kinuha ko siya doon. Kung saan, direct sunlight siya from 7 o'clock up to 12 o'clock. Yan po ang kulay na nila ngayon. At nung winter, hindi ko rin sila masyadong nadiligan. Sa pag-alaga guys, sa mga succulents, don't blame yourself, lalo na yung kung saan nyo ba sila nilagay. Ang importante, pinaka-importante, yung soil mixture. And then, yung watering po, don't worry about sa watering kasi kung tama ang soil mixture nyo, kahit nyo siya i-hose o diligan, hindi sila maapektuhan o hindi sila mamamatay kasi nadedrain sila. Ganyan po ang secret. Wala namang special or masyadong paraan. Simple lang. Soil mixture and sunlight. Ganun lang. Napakadaling alagaan ang succulents. Low maintenance sila. At kung may natutunan kayo guys sa aking munting na i-share na ito ngayong hapon na ito, please consider to subscribe po on my channel. At pakipress na din po ang notification bell para po updated kayo sa aking mga load. At yan po. Background a little bit po ng aking mga creation. Kung saan nakikita-kita tayo tuwing hapon. Maraming salamat for viewing and God bless.